Isabel's point of view. Two red lines were shown in each pregnancy test. That means it's positive. I'm really pregnant. At napakasaya ko ng sandaling yun. Marahan kong hinaplos ng aking tiyan. Hi baby, this is mommy. Excited na ako makita ka. I can't believe I'm already carrying you inside my womb. I promise that I'll take care of you. I'm sure your daddy will be very happy. Once he knew that, we now have you in our life. Masayang wika ko. I was just smiling the whole time I'm saying those words. I can't believe it. Me and Rafael will be having a baby. Itinago ko muna yung mga pregnancy test na ginamit ko. I put it in a small pouch bag. Itatago ko muna to sa hindi makikita ni Rafael. Lumabas na ako ng CR at nakitang wala si Rafael. I take that opportunity para itago ko yung pouch bag. Inilagay ko yun sa isang drawer ko sa may ilalim. Hindi naman yun binubuksan ni Rafael, kaya safe yun doon. Saktong pagpasok ni Rafael sa kwarto, ay naitago ko na yun. I acted na parang wala lang. I stared at him for a moment, pero agad naman akong umiwas ng tingin. Umayos ako at nahiga sa kama, patalikod sa kanya. I'm sorry, babe. I heard him say, sorry dahil napagtaasan kita ng boses kanina. Paghingi niya ng pasensya, hindi ko na lang siya pinansin at pumikit na. Ilang minuto lang din, ay naramdaman kong nakahiga na rin siya. He moved closer to me. I felt him kiss the top of my head. Good night, babe, he said. Napamulat ako ng mga mata dahil doon. Naramdaman ko ding niyakap niya ako. Ilang minuto rin kaming naging tahimik, hanggang sa naririnig ko na ang mabigat na paghinga ng binata. Tulog na siya. Dahan-dahan kong kinuha ang braso niya na nakayakap sa bewang ko. I put his hand on my belly. Hindi naman yun mabigat kaya ayos lang. Pagkatapos ay natulog na rin ako. Kinaumagahan, nagising ako dahil parang bumabaliktad ang sikmura ko. Marahan kong inalis ang kamay ni Rafael sa tiyan ko. Dali-dali akong pumasok sa banyo at doon sumuka. Ganito ako madalas. Kapag gigising ay diretso sa CR at nagsusuka. Naramdaman ko ang kamay na humahagod sa likod ko. Madalas ka nalang ganyan. It's better if magpa-check up ka na, Isabel. Sabi ni Rafael, umiling-iling ako. Sa susunod na lang ako magpapa-check up. Kaya mo ba mamaya? Pwede namang hindi na tayo tumuloy. Sabi pa niya. Alam ko ang tinutukoy niya. Ngayon yung birthday celebration ni Natasha. At pupunta kami dahil invited kami. Kaya ko. Sabi ko naman. Are you sure? Tanong niya ulit na tinanguan ko na lang. Napatingin naman ako sa tiyan ko and I smiled. Baka mamaya isasabihin ko na rin to kay Rafael kapag nasa mood na ako. He have to know cause he's the father. I'm sure that he will be happy. Lumabas na ako ng kwarto at bumaba niya. I have to make breakfast for us. Hindi na muna kami papasok ngayon ni Rafael sa company para makapag-prepare kami mamaya. I only cook ham and bacon for us. Pagkatapos naming mag-almusal, ay iniwan ko na si Rafael sa dining at dumiretso na ako sa sala. Naupo ako sa sofa at sinanda lang likod ko. I closed my eyes at nilagay ang isa kong kamay sa tiyan ko. Nagpahinga muna ako saglit. Maya-maya lang ay naramdaman ko na may umpo sa tabi ko at kinuha ang isa kong kamay. I opened my eyes a little at nakita ko ang pinagsalikop ni Rafael ang kamay namin. Agad ko rin namang ipinikit ang mga mata ko. Hindi ko alam na yung kaninang pumipikit-pikit lang ay nakatulog na pala ulit ako ng tuluyan. Nagising na lang akong nasa kama na, mag-isa. Agad namang hinanap ng mga mata ko si Rafael. I get up from the bed at saka lumabas ng kwarto. Rafael? Tawag ko sa pangalan niya. Lumingalinga muna ako sa paligid. Nang hindi ko siya makita, ay bumaba na ako sa hagdan. Babe! I called him for the second time. At sa hindi ko malamang dahilan, ay parang naiiyak na ako. Patuloy ko lang siyang tinatawag hanggang sa makita ko siya na nasa sala. Babe! Sabi ko at pumunta sa kanya. I hug him immediately. Niyakap niya rin ako pabalik. I rested my head in his chest. Nagsimula na rin akong humikbi. Hey babe, why are you crying? Alala niyang tanong. I just thought that you left me here at the house alone. I said sobbing. Rafael held on my shoulder. He held my chin and he made me face him. I won't leave you here, Isabel. Hindi ako aalis. He said while wiping my tears away. Niyakap ko na lang siya ulit.
Akala ko kasi, iniwan niya ako mag-isa rito sa bahay. Naiyak tuloy ako nang wala sa oras. Habang nakayakap ako kay Rafael, ay naaamoy ko siya. He smells good, parang bagong ligo. Ang bango mo, naligo ka ba? I said softly. Nagangat din ako ng tingin sa kanya. Nagtataka ang mukha niya habang nakatingin sa akin. I'm not yet taking a shower, love, he said, but I don't mind him. Niyakap ko na lang ulit siya. Ang bango mo talaga, sabi ko ulit. Narinig ko na lang ang mahinang pagtawa niya. Habang nakayakap ako sa kanya, ay biglang pumasok sa isip ko yung ipapakita at sasabihin ko sa kanya. Humiwalay na ako sa yakap at saka ako siya tinignan. I have something to tell you, Rafael. May ipapakita rin ako sa'yo, I said. He raised his brows and gave me a questioning look. Hinawakan ko ang kamay niya at sabay kaming umakyat sa taas. Sandali ko rin hinawakan ang tiyan ko habang nakangiti. Pumasok kami sa kwarto. Pinaupo ko muna siya sa kama. Talikod, huwag ka nga harap sa akin ha. Huwag mo akong titignan. Utos ko sa kanya sa malumanay na boses. Why, magbibihis ka? Tanong niya pero umiling lang ako. Just do what I said, babe. Hindi ko sasabihin sa'yo, sige. Sabi ko sa kanya. Sasabihin ang alin? Tanong ulit niya. Matagal akong nakatitig sa kanya. Huwag kang titingin ha. Sabi ko pa. Tumango na lamang siya. Dahan-dahan ko namang kinuha yung pouch bag ko na tinago ko sa drawer kagabi. Nandito yung piti na ginamit ko. I'm sure he will be happy with this. Nakangiti akong umupo sa kama katabi niya. Harap ka na, Rafael, sabi ko. Humarap naman na siya. Nakatingin na siya sa akin. Huwag kang masyadong magugulat ha. Ikaw din naman ang may gawa niyan, sabi ko pa. At bahagyang natawa samantalang nagtataka naman, nakatingin siya sa akin. Inilahad ko sa palad niya ang hawak ko. Open it, I said. Kinuha naman niya iyon at binuksan. Inilabas niya ang bagay na nandoon. Ganoon na lang ang gulat ni Rafael nang tumingin siya sa akin habang kita ko sa mukha niya ang kasiyahan. Positive lahat, babe? Is this yours? He asked. I just nodded at him happily. Yes, Rafael. I'm pregnant and we're having a baby. Masayang wika ko. Hindi agad si Rafael masyadong nakapagsalita muna. Kaya naman tumayo ako at pumunta sa harapan niya at umupo sa tabi niya. Yung isang braso ko ay nasa balikat niya. Ipinilupot niya rin yung braso niya sa bewang ko. I'm going to be a dad. I can't believe it. I'm very happy right now, Isabel. Wika niya sabay dampi ng halik sa labi ko na buong puso ko namang tinugon. Ilang sandali pa ay nakangiting inilagay niya ang palad niya sa akin tiyan. Hi baby, this is daddy. Your mommy and I can't wait to see you, he said in a soft voice. Mas lalo namang lumawak ang ngiti ko dahil doon. It makes my heart soft. I love you, Isabel, sabi naman niya sa akin. We love you too, saad ko. After kong sabihin sa kanya na buntis ako, ay hindi na maalis ang ngiti at tuwa sa mukha ni Rafael. He asked me kung kailan ko pa alam na buntis ako at bakit ngayon ko lang sinabi sa kanya. Nagpaliwanag naman ako sa kanya at sinabing kagabi ko lang nalaman. Rafael is very happy. Sa sobrang tuwa niya, ay buntik na niyang matawagan ng parents niya kanina para sabihin sa kanila. Mabuti at napigilan ko siya. I'm thinking na sabay na lang naming sasabihin sa family namin ang tungkol sa pagbubuntis ko. We'll just gather them all in one place, tapos doon na lang namin sasabihin sa kanila. We know that they will be very happy once sasabihin na namin. It's already 8 in the evening and Rafael and I are on our way to the venue where Natasha's birthday celebration will happen. Rafael hesitated earlier kung tutuloy pa ba kami, pero sabi ko na tumuloy na. Parang nakakahiya naman kasi. Nag-alangan lamang siya kanina dahil baka raw may gawin na naman si Natasha. I actually thought of it also na baka may gawin nga si Natasha, lalo na sa akin. Pero maraming taong nandun, so I guess wala siyang gagawin na masama para ipahiya niya ang sarili niya. Formal ang suot namin ni Rafael ngayon. Let's get inside, babe. Wika ni Rafael nang makarating na kami. His hand is on my back while we're walking. A lot of people welcomed us when we already went inside the venue. At tama nga ang sinabi ni Rafael dati. Mukhang halos lahat ng taong nandito ay mga businessman na kasama ang partner nila. May lumapit sa amin ng isang lalaki. Good evening, ma'am and sir.
"That is the table reserved for you," the guy said. Itinuro rin niya ako na saan yung table, kaya nagpasalamat kami sa kanya. Inanilayan ako ni Rafael sa pag-upo. Table for two itong sa amin, kaya kaming dalawa lang talaga ang magkatapat. Inilibot ko naman ang paningin ko sa buong venue. Sa dami ng taong naroon ay medyo nalula ako, kaya tumingin ako kay Rafael. He's also looking around, pero may nakakuha naman ang atensyon ko. I don't know if it is Anthony, but I did just saw him here. Kaya naman para makasiguro ako, ay itinanong ko si Rafael. "Hey babe, look, is that Anthony?" Saad ko. Tsaka tinuro ko sa kanya kung nasaan si Anthony. Agad namang tinignan ni Rafael ang tinuro ko. Base sa mukha niya, mukhang hindi niya ina-expect na makita niya rito si Anthony. "Yes babe, it's him. I didn't expect him to be here," he said before looking at me. He stood up from his seat before reaching for my hand. "Lapitan natin siya," sabi niya. Kaya tumayo na rin ako at binigay sa kanya ang kamay ko. Malapit lang si Anthony sa amin, kaya agad namin siyang nilapitan. "Anthony," tawag ni Rafael. Agad na napalingon sa amin si Anthony nang marinig ang pangalan niya. He quickly stood up from his seat. Pagkatapos ay nagbatian silang dalawa ni Rafael. Binati niya rin ako, kaya ngumiti ako sa kanya. "Hindi ko ina-expect na makikita ka namin dito," sabi ni Rafael. Napabuntungin nga naman si Anthony. "Whew, Dad was the one who's actually invited here, pero hindi siya pwede, kaya ako ngayon ang pinapunta niya," sabi niya. Napatango naman si Rafael, pero based sa itsura ni Anthony, I can see that he doesn't want to be here. Para bang napilitan lang siya na pumunta rito. Hinayaan ko na lang munang mag-usap silang dalawa. Bumalik lang kami sa table namin ni Rafael nung magsisimula na. Tinawag nga ng MC ang birthday celebrant, which is Natasha. Kaya lumabas na siya at pumunta sa unahan. "Good evening everyone. I just want to thank all of you for coming tonight for my birthday celebration. I can't say the names of those who greeted me and gave me gifts, but I just want you to know that I really appreciated it." Marami pang sinabi si Natasha, pero hindi ko na lang yon pinansin. Napangiwi na lang ako. Ang galing din niyang magpanggap. Kanina habang nagsasalita siya, ay parang anghel ang boses niya. Sana ay parang anghel na lang din ang ugali niya. Pero hindi eh. Hindi ko alam kung alam ng mga tao dito ang tunay na ugali niya. Hindi ko alam na matagal na pala akong nakatitig sa unahan kung hindi lang kinuha ni Rafael ang atensyon ko sa paghawak niya ng kamay ko. When I look at him, he's looking at me worriedly. I don't know why. Ilang sandali lang din ay may naglagay ng pagkain sa harapan namin, kaya nagpasalamat kami. Ilang saglit ko rin tinitigan ang mga pagkain na nasa harap ko. "We can eat now, babe," saad ni Rafael. Tumingin ako sa kanya. I lightly nodded my head and smiled a little. Sa totoo lang, wala talaga akong ganang kumain. Hindi ko gustong kainin yung mga pagkain na nandito sa harap ko. "These aren't the foods that I crave right now. Iba ang gusto kong kainin." "Hi there!" Kusa na lang kaming napalingon ni Rafael nang marinig namin ang boses na yon. Natasha is here and her dad, which is Mr. Sandoval, is just behind her. Kaya naman agad kaming tumayo ni Rafael at bumati sa kanila. "Good evening, sir, and happy birthday to you, Natasha." I smiled fake at her. I don't mind if mahalata man yun ng iba. "Thanks for coming. I appreciate it," Natasha said. Wala naman akong ibang magawa kundi ngumiti na lang ng pekas sa kanya. Nakakabastos naman kasi kung tatarayan ko siya sa harap ng tatay niya. Umalis lang sina Natasha dito sa pwesto namin nang may tumawag sa kanila. Bumaling ako kay Rafael at kumakain na siya. Wala akong ganang kumain, kaya uminom na lamang ako ng juice. "Babe," tawag ko kay Rafael. "Yes, Isabel?" "Hindi ako makakatagal dito," I said honestly. "I can stay here for long." "I know, babe. Don't worry. Uuwi rin tayo maya-maya. But you have to eat first, kahit konti lang. Hindi ka rin kanina kumain sa bahay, kaya kailangan mong kumain." Wala naman akong nagawa kundi kumain. Naglagay lang ako ng kaunting pagkain sa plato ko at saka iyon tinikman. Pinilit ko na lamang iyong dunukin. Na makailang subo na ako ay uminom na ako ng tubig. Tumayo ako at saka nagpaalam kay Rafael. "I'll just go to the restroom, babe," sabi ko kay Rafael. At akmang aalis na, pero hinigit pa niya ako sa braso. "Isamahan na kita," sabi niya. Kaya pumayag na ako. Agad naman naming nahanap ang restroom
kaya pumasok na ako ron. Samantalang si Rafael ay nasa labas naghihintay. Agad na akong pumasok sa isang cubicle. Sandali lang ako kaya lumabas na ako para maghugas ng kamay at mag-retouch. Habang inaayos ko ang foundation sa mukha ko, ay may lumabas sa katabi ko lang na cubicle. Bahagya pa akong nagulat ng si Natasha yon, pero hindi ko na lang pinahalata. She also looked surprised when she see me, pero hindi ko na lang din siya pinansin at tinuloy ang pag-aayos ko. Lumapit din siya sa akin para maghugas at mag-retouch din ata. Mula sa salamin ay kita ko ang pagtitig niya sa akin. Tumataba ka, rinig kong sabi niya. Imbes na ma-offend ako sa sinabi niya, ay ngumiti na lang ako. Ganun ba? Masaya kasi ako eh, at hindi nagpapaka-stress. Sabi ko naman sa kanya. She smirked. If I were you, I would be nervous. Baka mamaya palitan ka na lang bigla ni Rafael. Kawawa ka naman. She said. Naglagay muna ako ng lipstick sa labi ko bago ko siya binalingan. Well, sad to say but my fiancé won't do that. I said then smirk. I even give emphasis when I said my fiancé. Rafael and I love each other so much. Walang makakasira at makakapaghiwalay sa amin. Especially now, we're having a baby. This time, siya naman ang tinignan ko. Masama na ang tingin na binibigay niya sa akin. But it didn't scare me. Siya naman ngayon ang pinasadahan ko ng tingin. How about you? Masaya ka ba? I asked her back. Hindi naman siya sumagot kaya nagsalita ulit ako. Bakit pa nga ba ako magtatanong? Kasi sino ba namang magiging masaya kung ugali mong mangialam ng relasyon, right? After what I said, ay humarap ulit ako sa salamin na nasa harap lang namin. Tingnan na tinayos ko ang sarili ko. Pagkatapos ay kinuha ko na yung bag ko. I was about to walk past by her. Pero nagulat na lang ako sa ginawa ni Natasha sa akin. Ano nga ba ang ginawa ni Natasha kay Isabel? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Thank you.